Ipinatigil ng Court of Appeals ang pag-aaral at pagtatanim sa isang uri ng genetically modified na talong. Ito yung mga talong na may sariling kakayahan na labanan ang mga peste kahit walang pesticide. Pangamba naman ng mga environmentalists, posibleng may masamang epekto ito sa kalusugan ng tao. Magbabandila si Pia Gutierrez. Ang BT o Bacillus thuringiensis talong ay genetically engineered para magkaroon ito ng sariling pangontra sa mga peste. Bukod sa dadami ang produksyon, malilimitahan umano ng BT talong ang paggamit ng magsasaka sa mga pesticide. Pero ang ilang environmentalist nangangamba sa epekto nito. Na kung ito ay lason sa peste, ano naman ang mag-iisip niya sa tao? Siyam na lugar sa Pilipinas sa naging testing site ng BT talong na sinimula noong 2010. Pero sa desisyon ng korte, iginiit na hindi napatunayan ng mga scientist na ligtas sa kalikasan at kalusugan ang pagtatanim ng BT talong. Ang desisyong ito ay tinuturing na makasaysayan ng mga environmental groups sa loob at labas ng bansa. Magkakaroon ng malawak na implikasyon ito dun sa policies in relation to GMOs kasi sa ngayon napaka kulang nung mga batas natin. Umaasa ang Greenpeace na sunod sa desisyon, may papasa naman ang isang batas na tuluyang pipigil sa produksyon at maging importasyon ng mga GMO sa bansa. Para sa Bandila, Pia Gutierrez.